check the mic and make sure it sound right, boys. Hi, hello, this is Charlie Jose and you're watching again another episode of UpStreamCharlie. Nandito ulit tayo sa CyberTab at magpe-present ulit si Mr. Del para sa atin, para sa VIVO na brand. That one. Okay. So, just give me a second and we'll transfer to Del. Okay. 1, 2, 3. So Del, kamusta? Ayos lang po, kamusta po kayo dyan? Guys, ano ba yung papakita mo ngayon sa audience natin? Ito nga po pala yung pinagmamalaki ngayon ni VIVO, which is yung pinaka-flagship natin ngayon, which is the V23 5G. So ano nga ba yung meron kay V23 5G? Bukod tayo yung sa kauna-unahang naglabas ng photochromic version, what, ano po ba yung photochromic version? Yung photochromic version po, kauna-una na smartphone na naglagay dito sa mismong back natin, yung nagbabago ng kulay once natatapatan siya ng araw. So ito po is gold. So nagiging ganito po yung kulay niya once natatapatan siya ng araw. Gold, blue, green. Nagiging greenish type na siya. Then ang nagandaan kasi dito, yung body niya po is covered na po siya sa metallic aluminum metal. So pagdating sa bigat, mabigat talaga siya kasi metal na po talaga. So sa durability pagdating sa screen na ginamit sa kanya, hindi po Corning Gorilla Glass 5. Isa po sa pinaka matibay or mas matibay pa doon, which is yung shot glass na ginamit po sa kanya. So yan yun, V23 5G. Ito po yun. V23 5G. Okay. Ano po ba yung meron kay V23 5G? So sa specs niya po, is meron na po siyang tinatawag na 12GB RAM plus 256 internal storage. So ano po yung advantage nun? Meron po tayo kasi pagdating sa RAM, RAM expansion. Which is kung alam naman po natin, ang RAM hindi po basta-basta yan na update or nagkaaron sa phone. So tayo po kasi, since meron na tayong 12GB RAM, pwede pa natin siyang expand up to 16GB of RAM. Meron plus 4 pa po tayo pagdating sa unit natin. Then, ang kagandahan sa phone natin, in terms pagdating sa camera niya, mapapansin niyo po, nakadalawa yung lens, dalawa yung camera lens niya. Dito po is, sinasabi namin sa unit namin, ito po ay bagay na bagay sa mga vlogger. Bakit po? So dito po kasi meron tayong tinatawag na hindi mo na kailangan gumamit pa ng selfie stick para ma-cover mo yung buong scene. Dahil automatically nag-wa 120 degrees po siya pagdating. For example, yan po yung selfie. No? Yung, ito po yung pag-click mo is, ayan, saan ba yan? Ayan, nag-automatically white siya. So yun yung kagandahan sa kanya. So no need ka na pong gumamit ng selfie stick. Sa video po, same din po, ayan. Meron din po na tayong tinatawag yan na dual. Yan po yung kagandahan sa kanya. So kung mapapansin nyo, di ba usually, sa camera lang nagagamit yung wide angle. Pero sa unit natin, kahit sa video po, is magagamit siya. So kung magka-capture tayo ng mas malawak na scene, mas better po talaga siya. Meron din po siyang tinatawag dito na dual video. So ang kagandahan ng dual view natin pagdating sa videos and po, back and front, pero ang kagandahan sa unit natin, meron din tayong tinatawag back and back. So dalawang rear camera po pagdating sa back niya. Ano, nasaan na 'yun? Pagdating doon. Yan siya. Yan naman na lang sir ah. Yan natin. Back and back. Wala. Yan. So kung mapapansin niyo po, ayan po no, dual rear. So back and back. Diba? Bira lang po kayo makakita ng ganyan, no? So, bali po, back and front. Pero sa atin, back and back. Ano yung kagandaan nun? So, bukod sa mas unique na siya, mas unique na siya, or mas bihira na kayo makakita sa phone ng ganito, mas na-emphasize na kung mapapansin nyo, merong wide angle, tapos merong naka-zoom. Ayun siya. Meron siyang pinopokusan na bagay, tapos merong mas malawak. So, mas maganda rin siyang gamitin. So, sabay recording lang yan. Yes po. Okay. So, yan. Tapos, kagandaan dito, sabi nga nila, no? Question, ano to? Yung white na yan. Ano, for split lang po yan. Okay. So, dual. So, ang kagandaan din dito po, lalo na sa mga mahilig mag-selfie or
sa mga nag-online, for example, mga may online business, di ba usually gumagamit pa po tayo ng ring light doon, no, para ma-capture. Ang kagandahan po kasi ng phone natin, so no need ka na pong gumamit ng ring light. Bakit? Yan po. Yan. So ano po ba yun? Bakit hindi na kailangan gumamit ng ring light? Meron po tayong tinatawag dito pagdating sa ano. Ito po, may mga fronts yung tinatawag na spotlight. So, yan. So ang kagandahan po dyan, so hindi, may LED. Oh, yes po, dalawa po. So hindi niya na po kailangan bumili ng mga ring light para lang po makapagbigay ng liwanag kung just in case na nag online stream po kayo. Yun po yung mga kagandahan sa kanya. Yun po, no? Pareho rin yun sa video? Wala. Same po. Kahit sa video po, meron din tayong kasi ganun. Separate yung command. Yes po. Okay. Kahit sa video, meron din tayong ganun. So, yun, yeah, no? Good. Meron din siyang tinatawag na stabilizations. Hindi naman nawawala sa unit ni Vivo yun pagdating sa mga, no? May stabilization siya once nag-upture ka ng video kung gusto mo mas stable yung lahat ba ng ano, may stabilization o ano, saan nagsisimulang model? Sa usually sa mga ano, mga B-series natin. Sa Y33, ito exception po yung mga lang. Opo, yan po, yung mga sa Y-series, bihira lang din po. So, si mga, Y33 lang yan may ano. Yes po, yes okay. Po, yun yung gandaan sa kanya. Okay, balik tayo sa Y33. Ano, yun, no? So, sabi ko nga, pagdating po sa internal storage po, is naka 256 na po siya. So, agandaan nun, mas marami na po kayong malalagay sa kanya. Samsung po, sabi ko nga, pagdating siya RAM, since 12GB na siya, meron pa po tayong natawag na plus 4GB. So, ano bang better pag mas mataas ang RAM mo? So, pagdating sa taas ng RAM kasi, mas naiiwasan dito yung paglalag or yung mga nangyayari na miss ano dun sa cellphone mo. Mas better siya gamitin pagdating sa browsing. Yun po yung kagandahan sa kanya. Tapos kung mapapansin nyo yung design, ayan po, no? Ayan po. Ito nga pala, dagdag ko lang, meron tayong 64 megapixel pagdating sa rear camera niya. Then kung mapapansin nyo, meron tayong tinatawag na 50 megapixel pagdating sa second. Kaya ganun siya aganda or ganun siya kalinaw. Ano ba yung isa? Ang isang camera niyan is yung for widening purposes po. Yun po yun. Yan po siya. Tapos, in-display fingerprint na rin po pala ito. Wala na yung fingerprint niya dito sa mga gilid. Nasa mismong screen na po siya. So yun. Ulitin ko po. Isa po siya. Nga po. Isa po siya sa pinakamatibay na glass. Mas matibay pa po siya sa Corning Gorilla glass dahil po ang ginamit nating glass sa kanya is yung shot glass po. Ayan po siya. Yeah. Okay. So 5G na rin po siya, naka 5G. So dalawa po yung variant na meron kami nito. Ito po si B23 is nagkakalaga po siya ng 27,999. Sulit na sulit na po. Kung bibili kayo ng iPhone, mas prepared ko po na ito na lang po yung bilhin nyo. Kasi nandito na po halos lahat. Ano yung pangalawa? Variant? Yung pangalawa naman po, which is si B23E naman namin. Yun siya. Okay. Nagre-range po siya na, yes po, parang pinababang version lang ni B23 sa mga customers natin na hindi kaya mag-avail ng B23 na 5G. So naglabas si Vivo ng isa pa, which is yung B23E. Ano so yung nagwo-work lang po siya sa technical. Pagdating sa design, mas better to kasi mas ano siya, mas iPhone look siya. Si ano kasi parang mga B ano yan, mga ganun, mga Y33. Ano siya, wala nga lang kaming dami unit ni ano, okay, ni B23 eh. Pero pagdating naman po sa presyo noon, 19,999 lang yun. Okay. Si V23. Pero pagdating sa specs, hindi naman sila ganun halos nagkakalayo. Okay. Yung camera hindi nagbago. Yes po. Same okay lang din naman sila. Yung ano lang, exterior. Yes po. Yun lang eh, din po. Pati yung pero yung internal storage. Same lang naman din po. Same lang din naman halos. Same pa rin. Ang difference lang talaga nila pagdating sa design. Yung glass na bago. Yes po. Pagdating okay sa glass kasi, si V23 lang po yung may capable na gumamit ng photochromic lens, okay, which is nga po yung nagbabago. So yung E-version, wala yun? Yes po, wala okay po yun. So kung hindi ka, kung okay sa'yo hindi ka, na hindi masyadong high-end, doon ka na sa E. Yes okay po, yes po. So worth 19,999 lang po yun. Ito po is nagwe-worth 27,999. So kung ngayon po kayong mag-a-avail, since naka-free order pa lang po siya ngayon, pre-order. So, yes po. Okay. So worth 500 pesos lang po ninyo, is pwede na po kayo namin kayong mabigyan ng tawag dito yung speaker clock, which is yung orasan po na meron siyang speaker, yun po. Sa B23 5G. Then sa B23 naman namin, which is yung earbuds naman po. Ito po siya.
Yung E. At ito pa yung mga freebie na makukuha nyo. Okay. So, P23 5GN po, meron tayong makukuha na digital clock 2-in-1 with speaker. Sa B23E naman po, ito po. Ayan. Okay, nice. Ito po yung meron sa kanya. So, yun po, no? So, kung mag-pre-order po kayo, worth 500 pesos lang naman po, punta kayo sa store. Tapos, yun po, no? Pwede na po kayong makapag-pre-order para sa unit natin para makuha niyo yung mga freebies natin, additional freebies po. Okay, so thank you very much sa update, Del. Thank you. Sige, video ka na lang yung mga ano, presyo ng iba. Sige po. Salamat. Thank you. CyberTab. Yeah, CyberTab po yung CyberTab. I'm your VIVO promoter, Del. Thank you. Okay. Sabi ko, dami na nagre-request sa kanalan ko. Ito lang yung video kasi na-digisado. Gawin mo, i-follow ko. Sabi ko, mag-alag na.